Oras na para sa number one game show sa buong bansa, ang Family Feud. Let's meet our two teams. Mga batikang flip-top MC, The Poetic Squad. Content creators mula sa Bataan, ang Hanash Pilipinas. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Good evening mga kapuso. Wow, yung isang grupo, sanay makipag-battle gamit ang mga salita. Yung isa naman sanay mag-ambush gamit ang mga tanong na nakakalito at nakakatulala. Pero kung sila naman ang magsasalpukan pagdating sa hulaan, sino ang matitirang matibay? Sino ang matitirang matibay? Yan ang dapat nating abangan dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud! Ang unang team, The Poetic Squad, mga batikang flip-top rappers led by their team captain, Tubong Bataan, si Tipsy D. Yes, what's up, Tipsy D? What's up, boss? Okay lang. Ayos, ayos, Tipsy D. Game na game. Ayos. Tipsy D, matanong lang, ano ba yung D sa Tipsy D? Di lang talaga. Sige, ganun lang. Ganun lang siya kasimple. Yes, sir, Tipsy D. Pakilala mo naman ang mga poging kasama mo sa Poetic Squad. Kasama ko ang mga kapatid ko sa battle rap. Nandito si K-Ram. Isa sa pinaka-chill at creative at magpapatayo ng inyong balahibo kapag bumabanat. Si Romano, isa sa pinaka-agresibo, ngunit magpapalambot ng puso ng mga kababaihan. Yo. Si Manda Baliw, ang bagong Joker at magpapatigas ng inyong mga kakatawa. What's up, Manda? Guys, curious lang ako. Ilang oras ba o gano'ng katagal kayo naghahanda para sa isang rap battle? Ano ba to? Talagang impromptu talaga? Doon dumarating yung mga salita? O minsan sinusulat nyo rin? Mix po siya, sir. Bali, ang standard, binibigyan kami ng 30 days na mag-prepare. Pero hinahaluan namin siya ng mga on the spot. Yan ang pinaka-exciting! Katulad ngayon, siguro po pwede nyo nga bigyan ng isang sample ng on the spot ang Hanash Pilipinas! Kaya ng aming membro na si Manda! Manda, ready? Hello! Kami nga pala ang Poetic Squad laban sa Team Hanash. Dapat ang gawin nyo, kayo na ay umatras. Dahil kayo sa amin, huwag kayong mag-angas dahil hindi nyo mahihigop ang aming lakas. Lupit, pare. Oh, may kasamang panginginig pa yun, ha? Pare, galing. Ang galing. Pero bago yan, good luck muna sa inyong laro dito sa Family Feud. At eto naman ang kalaban ninyo. Nako, eto po, mga vlogger at events host mula sa Abukay, Bataan, ang Hanash Pilipinas, led by their team captain na isa rin a licensed professional teacher, Janelle Lianes. Yes. Hi, Janelle. Hello po, sir. Welcome, Janelle. Thank you po. How are you feeling today, Janelle? Okay po, kinakabahan. Pero sabi nga, umatras na raw kami. Okay na, panalo na kami, nakita ka na naan. Janelle, baka maniwala ako dyan. Eh, baka tapusin na natin ang laro. Okay, tapusin na po. Bye. Janelle, sino-sino ba ang mga kasama nating magagaling sa Hanash Pilipinas? Yes, ang aking pong mga kasama ay mula sa Team Hanash dito po sa Abukay, Bataan. Siyempre, ang aking pong kapartner na host, ang maamong mukha, angelic face, ang pambansang mamanot ng Pilipinas, ay natawag sa mga bakla, sa mga baking panot, mamanot, Nelmar! Next, kasama ko pa siyempre ang nag-iisang Disney princess ng Abukay, hinubog pa mula sa kahoy ng ulabe. Mulabe talaga? Yes, ayun po ang kinalabasan, Jelay. Hi, Jelay. At ang aming pong panghuli na kasama, siyempre po ang writer, breadwinner ng kanilang pamilya. Kaya lang, hindi talaga perfecto, malaki ang panga, Jasper. Grabe. So, introduction pa lang, hinahanas na talaga nila yung mga kasama nila. Thank you, Hanash Pilipinas. Tapos pala, nasample lang ka namin. Sige nga, okay, sample. Sige, game. Okay, Sir Dong. Yeah. Okay lang, ano dalawa ko. Tapos punta ako dito. Dapat nasa gitna ako, di ba? Hindi bakala sa'yo. Oh, mayari, ngayon lang ako nakita. Yeah. Yeah. Ito naman tatanungin namin ngayon. Ano po sa Tagalog ang strawberry? Yan. Strawman. Sarap. 5, 4, 7. Ah, basta, masarap! Basta, masarap! Nako! Oh, anong sa Tagalog? Ang tamang sagot po ay presa.
presa. Kaya po, di ba, merong ano na La Presa yung naging area. Oh, galing. The Strawberry. Yes! Ngayon, ako naman ang magtatanong sa inyo. Up to 200,000 pesos ang inyong pwedeng papanalunan at may additional 20,000 pesos pa para sa chosen charity. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey team captains, Tipsy D and Janelle. Let's play Family Feud. Gentlemen. I love you, pare. Wow. Nag-survey kami ng isang daang Pinoy. The top 6 answers are on the board. Kapag nag-aasaran, sinasabihan ka ng barkada mo. Alam mo, mukha kang blank. Janelle, ano kaya yon? Mukha kang tanga. Mukha kang tanga. Ganyan sabay, mukha kang tanga. Top answer. Tama, galing ka talaga sa tanungan. Pass or play, Janelle? Play po. Play. Tipsy D, balik muna tayo. Let's go, Janelle. Nel Mark. Okay. Dito, pag nag-aasaran yung mga magbabarkada, sabi, alam mo, mukha kang ano? Ano kaya yon? Mukha kang unggoy. Mukha kang unggoy. Survey says, Chelay, nag-aasaran niyo mga barkada, mukha kang blank. Ano kaya to? Mukha kang aso? Mukha kang aso! Ano ba yung mukha aso? Jasper, mukha kang ano? Mukha kang pera. Mukha kang pera. Nandiyan ba mukhang pera? Wala. Chelay. Mukha kang feeling okay? Ko po, mukhang ewan. Yun, mukhang ewan madalas, di ba? Mukha kang ewan. Kapag nag-aasara, di ba sinasabi ka sa barkada mo? Alam mo, mukha kang ewan. Nandiyan ba yan? Ulo na! Okay, Manda. Time to steal. Nag-aasara rin ng barkada mo. Ito yung line. Alam mo, mukha kang blank. Mukha kang paa. Mukha kang paa. Lumano. Mukha kang blank. Ano kaya? Pakasal sa kaibigan. Mukhang tuta. Tuta. Mukhang tuta. K-Ram. Mukha kang papa mo. Tipsy D! Eto, final answer. Nag-aasara na magkakaibigan. Ito yung linya, mukha kang blank. Ano kaya ito, Tipsy D? Yung sagot ni Manda, paa. Mukha kang paa! Ang lupit nun, mukhang paa daw! Services! Wala! O, tignan natin kung ano yung hindi natin nakuha po. Number 6. Mukha kang gago. Madalas yan. Number 5. Mukha kang sira ulo. Number 4. Number 2. Timang. Ayun pala yun. Timang. Alam niyo po ba ang timang ay isang lumang salita na ang ibig sabihin ay stupid? Yun pala ibig sabihin ng timang. Kaya sinasabi, mukha kang timang. But anyway, pinatunayan po ng Hanas Pilipinas na hindi na sila puro Hanas. Dahil meron na silang 49 points, ang Poetic Squad ay hahabol. Dahil zero pa sila sa ngayon. Dahil round 1 pa lang naman yan, walang problema. Kaya dyan lang po kayo. Babawi sila sa pagbabalik ng Family Feud. Bakla, ang pangalas. Eh, ikaw pala dapat yung mukhang kabayo. Oo, maghihap. Ako? Ito, this princess ako pala ng kabayo. Mukhang tima. Ang bilis eh. Nung nakamali sila, tayo na agad eh. So dapat, kahit sila yung nagsasagot, nag-iisip na agad. Okay, yun. At least tayo matuto na lang. Sige, tama. Kaya pa. Let's go. Let's go, Poetic! Let's go, Poetic! Let's go! And we're back here at Family Feud. Shoutout po muna sa mga nagluluto ng mga hapunan habang nanonood ng Family Feud. Diyan po sa Cebu, Zamboanga del Norte. Magandang gabi sa inyo, mga taga Kamiling Tarlac. Takoy, magandang gabi. Mga taga City of San Fernando, Pampanga. Hello to you all. Mga taga Ibahay Aklan. Magandang gabi. Infanta Quezon, may nanonood din po sa atin dyan. Hello po sa inyo. Santa Maria, Laguna, kamusta po kayo dyan? At sa mga Difon, Quirino Province, we love you! Mwah! And back to the game, nag-aharap po ngayon ang The Poetic Squad at ang Hanas Pilipinas. Ang mga rappers po ay wala pang puntos habang may 49 points ang ating Hanas Pilipinas. Kaya tawagin na natin, round 2 na tayo. Siya po ang MC from Dasma, Cavite. Let's call in K-Ram at ang events host and organizer na si Nelmar. Let's go, let's play round 2. Go, Mama! Mama Not! Pare. Mama Not! 7 answers are on the board. Magbigay ng prutas na isinasawsaw sa asin. K-Ram,
Mangga. Mangga! Sarap nun! Manggang hilaw! Services! Grabe. Ano kaya masarap to? Indian mango? O yung sa... Yung kalabaw? Para sa akin, yung Indian para hindi ka iiwan. May hugot! Top answer para kay Ram Passer Play. Play ball play. Let's do it, Poetic Squad. Eto na tayo. Romano, magbigay ng prutas na isinasaw-saw sa asin. Santol! Yan! Nandiyan po ba yan? Survey says? Yes, sir! Manda, magbigay ng prutas na isinasaw-saw sa asin. Kamyas. Kamyas! Pwede yan. Ako, gusto ko yan. Nandiyan po yung kamyas. Yes, sir! Tipsy D, magbigay ng prutas na isinasaw-saw sa asin. Singkamas. Singkamas. Yeah! Singkamas, nandiyan ba yan? Kiram, prutas na isinasaw-saw sa asin. Wala. Okay. Romano, pengi prutas na sinasaw-saw sa asin. Ano kaya? Bayabas! Bayabas! Ano ba? Bayabas! Meron mo! Manda, prutas na sinasaw-saw sa asin. Dalandan! Dalandan! Nandiyan ba si Dalandan? Wala! Isa na lang, pare, kung tipsy D. Pag mali tayo dito, makakastin sila. Bigyan mo ako ng prutas na isinasaw-saw sa asin. Duhat. Duhat? Oo nga. Oo, tas gagawin, i-alog-alogin mo, di ba? Please. Andiyan ba ang duhat? Wala. Okay, Hanas Pilipinas, bigyan niyo ako ng prutas na sinasaw-saw sa asin. Isang tamang sagot lang. Jasper, ano kaya ito? Pongka. Pongka, Jedi? Apple. Apple? Yeah. Yes, saw-saw sa... Pwede. Hirap nga niyo yun? Yes. Nelmar. Pinya. Pinya? Jenner, isang tamang sagot lang po. Pinya po. So, tingnan po natin kung nandiyan ang pinya. Guys, tingnan po natin na isa pa tayong dinakukuha. Everybody, number 6, please. Pakwan. Ayun talaga, sinasaw-saw sa asin. Pero, apple? Yeah, apple. Ngayon ko lang narinig yun. Anyway, panalo na naman ang Hanas Pilipinas. Meron silang 134 points. Kaya magtutuloy kaya ang kanilang winning streak? Tingnan natin dahil double points round na. We'll find out. Sa pagbabalik, ng Family Feud. Tama yun. Yun ang nawawala sa atin. Tsaka mas kailangan nila pressure na tayo. Sige na, ibig-enjoy. Pwede. Kailangan natin mag-enjoy. Kailangan sa double points, pare. Sige. Kalingan mo, kaibigan. Tama yun. Kadalasan sabi kasi yung pinya, di ba? Ginagawa. Sa kanya, meron kasi tayo si Tiguelas dyan sa kabaling niyo. Pero wala siya. Pero wala siya. Kasi tayo yung survey ka ito. Okay. Bago po natin ituloy ang laban ng mga rappers at content creators sa Hanas sa Pilipinas, magpapaka-Hanas muna ako dito kung yari. Ako si Hanas. At syempre, dahil may kinalaman sa rap, ito yung tanong ko, may kinalaman din sa rap. Okay? Ang tanong, anong rap ang pupwedeng mag-describe sa'yo? Rap, as in pangat, blank rap or something. Okay, pare ko. What's your name, my friend? PJ, PJ. PJ, okay. Anong rap ang pwedeng mag-describe sa'yo, PJ? Office ba ko idong? Siyempre, masarap! O sige, on a scale of 1 to 10, gaano ka daw kasarap, sabi nila? 11! Wow! 11! 11 din ang confidence mo, pare ko! Galing, galing, galing. Very good. O next, ano pangalan mo? Rinoa po. Rinoa. Wow, what a beautiful name, Rinoa. Rinoa, anong rap ang po pwede mag-describe sa'yo? Mahirap po, Kuya Dong. Ano, like mahirap, meaning mahirap ang buhay, paano? Mahirap mag-move on. Ay! Kaya mo yan? Kaya natin yan. Kailangan tayo! Kailangan mo ba ng hug? O last! Anong rap ang pwede mag-describe sa'yo? Papalik na ako, meron pa ba? Meron pa? O, sige na. Okay, alam ko naman kanina mo pa gusto. Anong pangalan mo? Russell po. Russell? Ang ganda rin ang pangalan mo, Russell. Yes, magkapatid po kami. Sabi ko na nga ba. Ano bang rap ang pwede mag-describe sa'yo? Pangarap po, Kuya Dong. Anong pangarap mo? Pangarap pong mayakap si Kuya Dong!
yun lang. Napakadali naman nun. Halika. Very good answers. Now, anyway, recap po tayo. Ang leading po ay ang Hanas Pilipinas with 134 points, habang ang Poetic Squad naman ay wala pang puntos. Kaya tawagin na natin ang tubong kabanatuan na si Romano at ang self-proclaimed Disney princess na si Jelay. Let's play round 3, come on! Double points round times 2 ang value ng bawat tamang sagot. Here we go, top 6 answers are on the board. Ano ang karaniwang isinisigaw ng mga nanonood ng Family Feud? Romano. Idol. Idol! Idol! O, sabi ni Romano. Idol! Idol! Mayroon yan! Uy, wala, wala. Okay. Ano karaniwang sinisigaw ng mga nanonood ng Family? Baka nanonood sa TV o na audience. Nanonood ng Family Feud. Chelay. Top answer. Top answer! Top answer kaya yan? Yeah! Survey says! Okay, nandyan. Jelay. Jelay, pass or play? Play. Open play daw sila. Tara, tara. Let's go, Hanash. Jasper, anong karaniwang sinisigaw ng mga nanonood ng Family Feud? Go, go, go! Pwede. As in, in that tone, ha? In that tone. Yes, po. Okay. Go, go, go! Well, well, well. Tignan natin ko nandyan. Survey says... No, no, no! Jenel, ano karaniwang sinisigaw ng mga nanonood ng Family Feud? Mali. Mali. Mali, mali, mali. Survey says... Elmar, karaniwang isinisigaw ng mga nanonood ng Family Feud? Siyempre, kung may mali, may tama. Tama! Diba? Yeah, tama! Good answer, Jelay. Ano pa kaya? Well, kung may mali at tama, meron pwede. Pwede! 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 Kapag hindi ka sigurado muna, pwede! Services! Guys, pwede na kayo mag-usap. Jasper. Oo! Oo! Bakit oo? Oo, parang tama. Oo, sige. Oo, okay. Ayun na. Oo! Wala! Ito na, makakahabol na ang Poetic Squad. Nararamdaman ko na. Isang tamang sagot lang, Manda. Karaniwang isinisigaw ng mga nanonood ng Family Feud. Family Feud! At, ha? Romano, ano pa? Wala. Wala? Wala. Wala. Kairam? Ding Dong. Ding Dong. Deep City. Ako, medyo iba-iba yung mga sagot nila. Posibleng may tama doon, posibleng wala. Pero nasa iyong mga kamay ang kasagutan. I'll go for Ding Dong. Ding Dong! O, tingnan natin na andyan pa kaya si Ding Dong. Karaniwang isinisigaw ng mga nanonood ng Family Feud. Tingnan po natin. Ding Dong! Tingnan natin kung nandyan yung Ding Dong na yan sa pagbabalik ng Family Feud! Naman nila i-cheer down yung contestant. Sasabihin nilang wala. Yung wala. Diba? Parang ano na rin eh. Kaya hindi ko siya i-run. Ang pinagpili ako, Family Feud, saka Ding Dong. Ding Dong. Eh, maraming kinikilig kayo yun. Ding Dong. Ding Dong. Habol tayo. Habol, guys. Hindi ka pwede. Pag sumagot na Ding Dong, Ding Dong, walang Ding Dong. Walang tayo sure. Walang ganun ba? Eh, kaya tayo yun sa experience natin. Oo, nanalo tayo. Ay, tama. Nakatutok pa rin kayo sa Family Feud. Alam niyo po, mula nung umere ang Family Feud noong 2022, mahigit 43 million pesos na ang ating naipamigay sa ating loyal viewers via our Guest to Win promo. 42 million pesos sa mga nanalo na po. Congratulations sa inyo. At sa mga hindi pa po nanalo, huwag mawala ng pag-asa dahil mamaya, babasahin ko ang third and final Guest to Win promo question for today's episode. Kaya abangan ninyo yan, okay? Pero ngayon, eto ang tanong. Ano ang karaniwang isinisigaw ng mga manonood or nanonood ng Family Feud? Ang sagot nila ay Ding Dong. Ngayon,
Maaagaw nila ang puntos ng Hanas Pilipinas sa round 3 kung tama sila. Kaya alamin na natin kung nandyan ang Ding Dong! Wala! Ano kaya to? Let's see kung ano yung hindi nahulaan. Everybody, number 6, please. Yay! Yeah! Yay! Woo! Usually, di ba? Pag nakakuha ang tama sa gabi, woohoo! Number 5. At syempre, number 1. Yung sagot. Sinisigaw nila yung sagot sa tanong. So ito na po, after 3 rounds, narito po ang mga scores. Nag-ahabol po ang Poetic Squad dahil wala pa silang puntos. Habang lumalamang ang Hanas, may 218 points. Sino kaya ang papasok sa Fast Money Round? Depende po yan. Kay Manda. Depende na kay Manda yan at kay Jasper. Yeah, guys, come on, let's play the final round. Let's go! Triple points. Kinilig. Top 4 answers are on the board. And here we go. Bakit nagmamadaling magpakasal ang magjowa? Manda, ito na. Para hindi napakawalan. Para hindi napakawalan. Wala nang ano, atrasan to. Jasper, bakit nagmamadaling magpakasal kaya ang magjowa? Buntis na si girl. Yeah! Buntis. Correct. Si ate girl. Survey says. Top answer. Just for pass or play. Last round na to. Play! Play down. Okay, let's go. Let's play the final round. Tingnan natin. No coaching, no coaching, no coaching. Tingnan natin kung mapaperfect, Janelle. Bakit? Bakit nagmamadali magpakasal ang magjowa? Edad. Dahil sa edad. Nasa tamang edad na daw sila. Ano na, isigaw ng sagot. Yes, sir. Nelmar, bakit nagmamadali magpakasal ang magjowa? Bakit kaya? May trabaho na o may pera na. May pera na daw. May ipon na, may trabaho na. Survey, is it there? Yes, sir. Final answer, Jelay, isa na lang. Pag makuha mo to, champion na kayo kung hindi. Nako, may dalawang pagkakataon pa, Jelay. Ba't nagmamadali magpakasal ang magjowa? For citizenship. For citizenship? I think. Oo, pwede. Oh, fuck it, grabe. Pwede. For citizenship? Wala. Jasper, bakit ba't nagmamadali magpakasal? Bakit? Mag-a-abroad. Mag-a-abroad? Pero walang yun, ah. Tingnan natin, nandiyan ba yun? Nag-a-abroad. Mag-a-abroad ba siya? Wala! One last. Adel na kayo. Mag-usap na kayo. Bakit? Bakit kaya nagmamadali magpakasal ang magjowa? Isa na lang, champion! May sakit. May sakit? Meaning? May karamdaman na yung isa sa kanila. Alam mo, may mga ganun akong napanood na kwento. Sa mga Jessica Soho, ganun, di ba? May sakit. Nandiyan ba yan? Survey says, wala! Mga chong, 276. Ibig sabihin, pag nakuha niyong tama to, kayo ang uuwing posibleng may 200,000 pesos ngayong araw na ito, Manda. Bakit nagmamadaling magpakasal ang magjowa? Gustong maging masaya at lumagay sa tahimik. Gustong maging masaya. Romano? Gustong maging masaya at lumagay sa tahimik. Yun na yun. Gustong maging masaya at lumagay sa tahimik, kay Ram. Bakit pa kaya? Para sa mga anak nila. Para sa mga anak nila. Ito, ulitin ko, Tip City, ha. Bakit nagmamadaling magpakasal ang magjowa? For the win, Tipsy D, for the win. Gusto nang bumukod, lumagay sa tahimik. Gusto nang bumukod at lumagay sa tahimik. Ito kaya ang inaantay nating championship answer sa The Poetic Squad. Magkakaalaman tayo, services! Wala! Okay. Very tricky. Ano kaya ito, no? Everybody, number 4, please. Oh, para magka-baby. Para magka-baby. Gusto na nilang magka-anak. Anyway, Tipsy D, maraming salamat sa inyo, guys. More power sa inyo, pare Koy. Banda. Congrats. Palapakan po lang. Napakahusay na Poetic Squad. Good luck sa inyo. May 50,000 pesos kayo from Family Feud. Thank you. Sir. At syempre, Hanas Pilipinas. Ha? Ha? Aha? 100,000? Yeah! Pag-uwi pa natin. Sino yung dalawang maglalaro sa atin sa Fast Money? Ako po. Kayong dalawa ba? Saka si Nelmar. Yeah. Yan na! Ihahanasan nila tayo! Swertihin kaya sila sa Fast Money Round. Magkakaalaman na sa pagbabalik ng Family Feud. Magbabalik ang Family Feud. Kasama ko si Teacher Janelle ng Hanas Pilipinas. Tonight, susubukan nila mag-uwi ng total cash prize of 200,000 pesos. Sa waiting area sa likod si Nelmar, kaya hindi po niya tayo naririnig. Kaya Kuya Janelle, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please.
On a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Gaano kaitim ang batok mo? Go! 1. Madaling nagagawa kapag mahaba ang kuko. Mangalmot. Sa pelikula, anong madalas inislow mo? Yung pagkamatay, yung dead scene. Bilihing laging tumataas ang presyo. Bigas! Anong oras ang curfew para sa mga 16 years old? 10 p.m. Very good. Go, Janelle. Scale of 1 to 10, gaano kaitim ang batok mo? Siyempre, wala. Malinis tayo. Number 1, survey says, madaling nagagawa kapag mahaba ang kuko. Sabi mo, mangalmot. Survey says, sa pelikula, anong madalas ini-slow mo? Sabi mo, yung dead scene. Sabi ng survey ay, bilihing laging tumataas ang presyo. Sabi mo, bigas. Survey says, oh yes, obviously. Anong oras ang curfew para sa 16? Sabi mo, 10, elas cheese. Ano sabi ng survey? Oh yeah, 94 to go. Let's welcome back Nelmar. Hello! Hi, Nelmar. Nelmar, baka may gusto kang batiin. Batiin mo na ngayon. Binabati ko po yung pamilya ko, ang nanay ko, si Nelia, tsaka si Marcelino Ungoco, tsaka syempre ang boss ko, Boss Robin Tagle. O kaya Nelmar, Nelly, and yes. Marcelino. Kaya lumabas half-half din. Ang galing. Alright, good news. Nakakuha ng 106 points ang iyong partner. Ay. Ibig sabihin, 94 na lang. Ay. Alright, you kaya, can do it. Kaya. Makikita na po ng mga manunod ngayon ang sagot ni Janelle. Give me 25 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kaitim ang batok mo? Go. 6. Madaling nagagawa kapag mahaba ang kuko. Magkalikot. Sa pelikula, anong madalas ini-slow mo? Tumatakbo. Bilihing laging tumataas ang presyo. Asukal. Anong oras ang curfew para sa mga 16 years old? 9 p.m. Very good. Let's go, Nelmar. We need 94 points. Ito sa ulan, scale of 1 to 10, gaano kaitim ang batok mo? Sabi mo, 6. Yes. Sabi ng survey ay... Yes. Boom. Ang top answer ay 5. 5. Madaling nagagawa pag mahaba ang kuko, magbuting-ting. Magkalikot. Kalikot. Survey says... Magkamot ang top answer. Sa pelikula, ano madalas sinislow mo? Sabi mo, itakbuhan. Yes. Survey says... Yes! Konti na lang. Ang top answer ay kissing scene. Ay, magaling si Janelle, ah. Bilihing laging tumataas ang presyo, sabi mo'y asukal. Survey says? Yes! Asukal! Asukal! Meron. Siyempre, bigas ang top answer natin. Ano oras ang curfew para sa 16 years old? Sabi mo'y 9 p.m. Survey says? Alright! Congratulations pa rin. May 100,000 kayo. Thank you. Alright, Anas Pilipinas, congratulations. Tawagin natin ulit ang The Poetic Squad. Teacher Janelle, mayroon kayong 20,000 para sa charity na napili ninyo. Ano ba ang napili ninyo? Yung St. Vincent Foundation po. Yun po yung mga nagpapaaral ng libre po sa mga taga-abukay ng mga bata. St. Vincent Foundation for Children? Yes, tayo. St. Vincent Foundation ako para sa inyo po ang 20,000 ng ating winning team. And more power sa Hanas Pilipinas. Thank you. At syempre palikoy, Dipsy D at ang buong Poetic Squad. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes. Araw-araw mag-aatid sa iya pa-premyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!